Fez Raymundo o mas kilala sa tawag na Lugaw Queen at mga kasamahan nitong sumita sa isang rider na maghahatid sana ng lugaw na order ng isang customer ay nag-public apology na. Pag-uusapan pagkatapos lamang ng intro. Nitong nakarang araw lang ng pagpiestahan ng mga netizens ang isang video ng isang rider na nag-viral matapos umanong pangaralan ito ng opisyal ng isang barangay at matapang na sinabi dito na hindi essential ang lugaw sapagkat ayon dito, nabubuhay daw ang tao nang walang lugaw. Samantala, dahil sa pangyayaring ito ay kaagad naman na kumalat sa social media at nagdulot ng katakot-takot na pambabash sa nasabing barangay official. Ayon pa sa mga netizens na hindi daw ito nakapag-aral ng mabuti at hindi alam ang essential sa non-essential na pangangailangan ng tao. At ito ay nagbigay di umano ng matinding pangamba dito sapagkat ayon sa kanya baka raw siya ay kuyugin ng taong bayan. At ngayong araw nga ay humingi na ito ng pasensya sa nagawang pagkakamali sa pamamagitan ng public apology. Kaugnay niyan, narito po ang buong video. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kapitan Mar Gasayan ng Barangay Namason. Kung saan po ang trending ng tungkol sa issue ng lugaw po, doon po sa aming Harmony Hill Subdivision, doon po sa Lugaw, Pilipinas. Ako po ay naririto upang makapagbigay po ng pahayag, paliwanag at makahingi na rin po ng pamanhin sa ating publiko, sa ating pong kinaukulan, sa mga nakakataas po sa atin sa pamahalaan at lalong-lalo na sa iyo, Marvin. Muli akong humihingi ng pamanhin at saka sa may-ari na rin po ng Lugaw, Pilipinas. Nais ko lamang pong maipaabot sa inyo lahat na kaya po ako narito kasama po ang aking mga kawani ng barangay na nasama sa issue ng Lugaw, Pilipinas ay upang maipakita po sa inyo lahat na ito po yung aking aksyon para po kung ito'y inyong mapagbibigyan ay maipakita ko po sa inyo na hindi ko po kinukusinte ang anumang pagkukulang at pagkakamali na nagagawa ng bawat empleyado sa mga tao at mamamayan, lalong-lalo na po sa Barangay Namason. Lagi ko pong pinapaalala sa kanila na maging magalang, tama ang approach at pakikipag-usap, lagi pong may maximum tolerance. Yan po'y hindi po nawawala sa aking briefing upang nang sa ganun po ay hindi nga po ma-offend ang mga taong mapag-iimplementahan lalong-lalo po ngayong pandemic at maigtig na pag-iimplementa po ng curfew. So, kaya po, sana po ay maging katanggap-tanggap sa inyo lahat ang aking pong pagpipresenta ng aking mga kawani at yung kanilang mga personal na pahayag at paliwanag at ganun din sa paghingi ng pamanhin sa inyong lahat na mga naapektuhan ay mapakinggan po ninyo silang isa-isa. Narito po sila. Magandang araw po. Ako po si Fez Raymundo, kawani ng barangay na katalaga bilang Gawsi Desk Officer na humihingi po ng paumanhin sa nangyaring viral noong nakaraang araw tungkol po doon sa lugaw sa May Harmony Hills. Sa'yo, Marvin, sa kung may na-offend ako, na-offend ka doon sa aking nabanggit, ako ay humihingi ng paumanhin. Lalo na din, kasama na rin po doon yung may-ari ng establishment at doon sa mga Grab drivers.
Muli, Marvin, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Tsaka po din sa mga netizens, alam kong naapektuhan kayo doon sa aking nabanggit. Hindi ko po gusto na ma-offend kayo, yun po ay hindi intentional. Dahil po late na po ng madaling araw yon, napagod din po siguro ako, nagkamali po ako ng pagpili ng salita na hindi po na akma doon sa aking pinapaliwanag kay Marvin. So, pasensya po ulit sa lahat. At sa publiko. At sa publiko po. Ako pa nga si Rudy Bernardino, leader, team leader po ng Alex 1 at ng Alex 2. Ako po ay, kanina po ay nagatik po ng implementation ng city ordinance namin po kanina. At nakita po kami ni Marvin doon, humingi po kang kapatawaran o pamanhin sa mga kung may nasabi man po ako at sa mga pangyayari. At sa mga kapwa ko po riders, humingi po ako ng pamanhin sa mga sitwasyon na gano'n. Handa po akong harapin kung ano man po yung pagkakamali ko, sanction ng aking kapitan. Muli po, pasensya na po. Magandang araw po. Ako po si Tomoiro Aoki, kasama ni Rudy Bernardino, na naghatid ng papel po sa Lugaw, Pilipinas kanina. Doon po sa nangyari na parang harassment po ang nakita nila, papasensya na po dahil po wala po kaming intensyon na sila ay harasin o masaktan. Ang gusto lang po namin ay ibigay yung papel para po may kopya sila. Pasensya na Marvin, pati po sa may-ari ng Lugaw, Pilipinas, pati na rin po sa mga netizen na nakapanood nito. Asahan nyo pong hindi na po ito mauulit. Aharapin po namin kung ano ang ibibigay na kaparusahan sa amin ng aming kapitan. Salamat po. Ayan po, at napakinggan nyo po silang isa-isa. Sana po sa lahat ng nakapanood ng aming video ay mapagbigyan nyo na po, mapatawad nyo na po kami sa aming naging pagkukulang at pagkakamali. Asahan po ninyo sa lahat ng nakikinig at nanonood na bilang ama ng Barangay Numason ay sisikapin ko po na magampan ang lahat ang mga bagay na aking gagawin at particular na po dito sa disiplina, sa pag-uugali, sa tamang approach ng mga tao sa pakikipag-usap, at maipakita rin po sa inyo lahat na talaga pong dito wala pong pinipili sa pag-iimplementa ng disiplina. Lahat po ay hindi ko konsintihin basta may nagawang pagkakamali. Alam po nilang lahat yan, no po. Kaya muli, sa ating pong mga nakakataas, sa ating pong pamahalaan, sa inyo Marvin, sa kay Mrs. na may-ari ng ating Lugaw, Pilipinas, asahan po ninyo na ito ay hindi na muli pang mauulit. Hindi na po ito mauulit. Ano po? At ito po ay isang malaking karanasan upang maituwid po yung mga naging pagkukulang ng aking kawani. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.